ang lahat! Andito na naman ako ang inyong Ate Mai at muli na namang magbabahagi sa inyo ng panibagong kalaman sa pampaswerte. Kaya naman kung ikaw ay bago dito sa aking channel, first time mong napanood itong aking video na to, please don't forget naman na pindutin mo yung subscribe button, ganun din ang bell button para updated ka sa mga bagong upload ko. At syempre, ang ibabahagi ko po sa inyo ngayong araw na ito ay may kinalaman po sa pampaswerte sa ating wallet. Isa sa napakagandang sekreto na dapat nating ilagay sa loob ng ating wallet upang ito ay swertehin. So, napakainam po na ang gagamitin nating wallet ay black. Katulad po nitong wallet ko. Ayan, punong-puno na po yan ang pampaswerte sa loob. So, ayan, gagawa na naman tayo ng panibago ngayon. At talagang mapupuno na ito sa sobrang dami po ng pampaswerte. At talagang effective po ito sa akin. Maniwala po kayo. Kasi hindi talaga siya nauubusan ng pera. Hindi nawawala ng pera. Kahit napakagastos kong tao at talagang hindi ko mapigilan minsan ang bumili ng gusto ko, eh talaga namang may natitira at nadadagdagan siya na nadadagdagan. So I hope naman na kung kayo ay gumagawa din ng mga pampaswerte sa wallet ay ganun din ang epekto nito sa inyo. Ano po, yung hindi rin po nauubusan ng pera ang inyong wallet. So, bago po ako magpatuloy sa aking ibabahagi sa inyo na pampaswerte, ay gusto ko muna magpasalamat syempre sa lahat ng mga bagong subscribers natin dyan, sa mga matagal na nating subscribers dyan, ayan, sa mga taong palaging nanonood at sumusuporta dito sa aking channel, maraming salamat po sa inyong lahat. So, bago ako mag-umpisa ay gusto ko rin sabihin na ang aking ibabahagi sa inyo ay magsisibing gabay niyo po sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ano po, upang maging epektibo po ito, syempre ano po bang gagawin natin? Kailangan paniwalaan po natin kung ano man yung mga ginagawa natin pampaswerte. Kasi napakadali lang po magawa ng pampaswerte pero kailangan isinasa puso mo to at talagang magmamanifest ka sa lahat ng mga pampaswerte na iyong gagawin upang mas maging epektibo ito sa iyo at magdulot ito ng sobrang dami ng swerte sa iyo. And ano po ba mga kakailanganin natin dito sa pampaswerte na ating gagawin? Napakasimple lang po. Alam ko meron kayo nito at alam ko paborito nyo rin itong kainin. Syempre maghahanda po kayo ng munggo. Ayan, ito po yung available na munggo ko dito. Pero napakainam po na ang gagamitin nating munggo ay yung kulay green. Ngunit kung wala naman po kayong kulay green na munggo, pwede naman po yung ibang kulay na munggo. Basta ang mahalaga ito ay munggo. Alam naman po natin na ang munggo kapag ginamit natin yan at isinama natin yan sa mga pampaswerte ay magdudulot talaga ito ng swerte. Epektibo po yan. Katulad ng munggo na nilalagay po sa inyong tindahan, napaka-epektibo po yan para makaakit po ng mga mamimili, ng mga customers at makaubos kayo ng inyong mga paninda. So this time, gagamitin po natin itong pampaswerte sa wallet. At mga ngailangan lang po tayo ng ilang piraso lang po. 21 pieces lang po ng munggo. So bibilang po tayo ng 21 piraso ng munggo at ihahanda nyo po iyan dyan sa tabihan para kapag itinuro ko na po sa inyong pamamaraan ay isa-isa nyo na lang pong ilalagay. Ano po? So, inuulit ko, maghahanda po kayo ng 21 piraso or butil ng munggo. Yun lang po ang kailangan natin. And ang sunod naman po natin kakailanganin ay maghahanda po kayo ng asin. Napakainam po na gamitin ang asin bilang pampaswerte kasi hindi lang ito magdudulot sa iyo ng swerte, magdudulot din ito sa iyo ng proteksyon at pangontra. Lalo na kung ilalagay mo ito sa iyong wallet, ibig sabihin lahat ng mga negativity na pwedeng pumasok dyan sa iyong wallet na nagiging dahilan kaya palagi tayong naubusan ng pera. Ayan. So ito kukontrahin po iyan ng asin. So mangangailangan po tayo ng isang kutsarita lang po, isang maliit na kutsara ng asin. Yan lang po ang kakailanganin natin at ihanda nyo rin po iyan. At syempre, ang susunod na kakailanganin natin ang walang kakupas-kupas at napaka-epektibo din pong pampaswerte ang dahon ng laurel. This time, mangangailangan lang po tayo ng isang piraso po ng dahon ng laurel at make sure naman na ito po ay buong dahon ng laurel. Wala pong problema kung iyan man ay maliit na kasing liit nito
Okay lang po yan, basta mahalaga ito ay walang punit. Okay lang po yung may konting punit. Wala naman problema kung may konting punit. Basta wag lang po ito yung sirang-sira na talagang gutay-gutay na. So mahalaga, maghanda po tayo ng isang piraso ng dahon ng laurel. At ang kahuli-hulihan na kakailanganin po natin, maghahanda po tayo ng cotton or bulak. So alam naman natin na ang cotton kapag ginamit natin to, lalo na't ilalagay natin sa tubig, ma-absorb nito ang tubig. So ito kapag nilagay natin sa inyong wallet kasama ng ating mga pampaswerte na gagawin, ay talaga namang sisip-sipin nito ang swerte para manatili diyan sa loob ng inyong wallet. So ito po ang magiging papel nitong bulak, kaya isasama natin ito sa ating pampaswerte na gagawin ngayong araw na ito. At syempre, kung meron po kayong red na ribbon or kaya red na tela or kaya naman ay red na panahi, maghanda na rin po kayo at pwede nyo po iyan gamitin mamaya kapag itinuro ko po sa inyo ang pamamaraan natin gagawin. At syempre, itong aking pampaswerte na ibinabahagi sa inyo ngayong araw na ito ay maganda pong gawin sa araw ng Martes at Biyernes. At mas maganda gagawin natin ang pampaswerteng ito sa umaga para maaga pa lang ay ina-attract na natin ang mga positive energy. At kung kayo naman ay walang mga oras sa umaga at may mga trabaho po kayo, ay huwag po kayo mamumblema. Kasi pwede naman gawin yan sa hapon or sa gabi. So, depende po sa inyo. At napakaganda din po nitong gawin kapag full moon o kaya naman ay new moon. So, alam nyo na yan na kapag mga panahon na ganyan, napakalakas ng enerhiya. So, mas makakatulong din po iyan para mas maging epektibo po ang pampaswerte na inyong gagawin. At ngayon ay ituturo ko na po sa inyo ang pamamaraan kung paano po natin gagawin itong pampaswerte na ito. So, unang-una, kukuhanin nyo po ang inyong bulak. So, this time, kahit isang piraso lang po ng cotton ball ang ating gagamitin, make sure na ito ay medyo malaki-laki naman po. Ano po? And gawin po natin itong flat. Bakit po? Kasi dito po sa gitna ng bulak na ito, ayan, ay ilalagay po natin ang 21 butil ng munggo. So, kita nyo naman, ilalagay muna natin diyan ang ating bulak at ihahanda po ninyo ang inyong 21 butil ng munggo. So, ang gagawin po natin dito sa munggo, ilalagay po natin ito dito, syempre, sa gitna ng bulak. Ano po? Mas maganda po yung naka-plat po yung inyong bulak. Kung ito po ay cotton ball, ipa-plat nyo po siya. Kung hindi naman po cotton ball ang inyong gamit, okay lang, mas maganda din po. Dahil madali din po yun na i-plat na katulad nito. So, ngayon na ihanda nyo na, isa-isa po nating ilalagay ang ating butil ng munggo dito sa gitna po ng bulak. So, mas maganda habang nilalagay natin to ay nagko-concentrate po tayo, nagpo-focus po tayo. Isa-isa po nating sasabihin ang ating mga kahilingan. So, this time, wag po kayong mahihiyang humiling. Pagpatuloy lang po ang paghiling kasi sa ganyang pamamaraan ay posible na ipagkaloob sa iyo ang iyong mga kahilingan. Basta ikaw ay taus-pusong humihiling at talagang ibinibigay mo ang enerhiya sa paggagawa ng pampaswerte na ito. So, ayan. Kita nyo naman, nilalagay ko po isa-isa. At kung gagawin nyo dyan sa inyong bahay, ay bahala na po kayong gumawa ng maayos. At ngayon na nailagay ko na po itong 21 butil ng munggo, ang sunod na ilalagay naman natin ang isang kutsarita po ng asin. Yan, bilang pangontra at protection sa ating wallet. Ayan, lalagyan po natin yan ng asin. Isang kutsarita lang po na maliit. Ayan. So, katulad po ng ginawa ko, kung sa tingin nyo ay sobrang madami pa po yung isang kutsarita diyan sa bulak na inyong paglalagyan, okay naman po yung kalahating kutsarita. Wala naman po problema. Ang mahalaga, lalagyan po natin ito ng asin. So nakita nyo naman, nilagay ko na po ang 21 butil na munggo at ang asin. So, ang gagawin po natin dito is, atin po itong babalutin. Ayan. Para hindi matapon yung ating mga inilagay na munggo. Ayan. Kaya sinasabi ko sa inyo, medyo laki-lakihan nyo po yung inyong bulak na gagamitin para magkasya po ang ilalagay nyo na munggo at asin. So, ano pong gagawin natin dito sa dahon ng laurel? Ito, napaka-easy lang po. Isasama lang po natin ito dito sa ginawa nyo
na bulak at munggo at asin. So katulad po ng nakikita nyo, ganito lang po ang gagawin nyo. Hindi po ba sinabi ko sa inyo kanina, kung meron po kayo na red na tela, pwede nyo pong ibalot ito. Kung meron kayo na red na moho bag, pwede nyo pong ilagay ito diyan sa loob. At kung wala naman po kayong red na tela, pwede naman gamitin nyo ang red na ribbon. Itatali nyo lang po yan, babalutin nyo po ng maayos, ayan, para magsama po sila ang dahon ng laurel at ang bulak. At kung wala naman po kayo na ribbon, pwede naman gamitin nyo ang pulang panahe. So, hindi lang po iyan. Kung wala po kayong kulay pula na ribbon or tela, pwede naman pong gamitin ng kulay verde or green na kulay. Kasi alam naman natin na ang kulay na yan ay sumisimbolo din po ng pera. At dahil kaya nga tayo ay gumagawa ng ganitong pampaswerte, dahil gusto nating magkapera. Ano po? Magabayan tayo para mas magkapera po tayo. At ito na po ang ginawa kong pampaswerte sa wallet. Ayan, ganito po ang magiging itsura niya. Mas mahalaga po kasi kaya natin tatalian ay para magsama po yung dahon ng laurel at yung bulak natin. So kapag nagawa niya na po ito, syempre ano po mang gagawin natin na susunod? Ilalagay na po natin ito sa inyong wallet. So kung wala po kayong wallet, pwede namang ilagay niyo ito sa inyong bag. Pero napaka-importante po na ilagay natin ito sa wallet, kasi ito nga ay tinatawag natin pampaswerte sa wallet. So kailangan talaga sa wallet po natin ito ilalagay. At kung tatanong niyo naman, ito po ba ipapalitan niyo? I-keep nyo lang po ito diyan sa loob ng inyong wallet, pero kapag may naramdaman kayo or mayroong nangyari sa inyo na kakaiba, yung tipong naka-receive kayo ng mga biyayang hindi nyo inaasahan, pwede nyo pong palitan ito ng panibago. At kung ayaw nyo naman palitan, pwede din naman na i-energize nyo na lang ito. Sa tuwing sasapit po ang full moon, ay ilalabas nyo po ito, pasisinagan nyo sa sinag ng buwan upang ma-energize. At ibabalik nyo na lang po ulit din yan sa inyong wallet. So, depende po sa inyo kung ano po ang gusto nyo. Kung gusto nyong palitan, wala pong problema. Kung gusto nyong pasinagan na lang sa sinag ng buwan, tuwing full moon, para ma-energize po ito, wala din pong problema, nasa sa inyo po. Basta pakiramdaman nyo lang kung anong gusto nyong gawin, iyon po ang gawin nyo. Ano po? Kita nyo naman, napakasimple pong gawin, pero for sure naman po talaga na kung kayo ay gagawa nito at maglalagay kayo nito sa inyong wallet, ay may kakaiba talaga na mangyayari. Kakaibang hiwaga. Hiwaga ng pampaswerte na inyong ginawa. Ayan, magdudulot talaga ito ng swerte sa inyo. So, I hope naman ay makatulong ito sa inyo kung gagawin nyo dyan sa inyong tahanan. And syempre kapag gagawa tayo ng mga pampaswerte na ganito, kailangan naman ay i-ready muna natin ang ating sarili. Kailangan nasa mood tayo, energetic tayo, para mas ma-attract natin yung mga positive energy. And be positive din po tayo everyday. Huwag po tayo makakalimot magdasal, magpasalamat at humiling, kasi ang Panginoon ang masigit na makakatulong po sa atin. Kasabay po ng mga paggagawa natin ng mga pampaswerte na ito, gagabayan po tayo nito mga pampaswerte na ito para mas lalo nating ma-achieve or ma-receive ang mga kasagutan sa ating mga kahilingan. At bago po ako magtapos dito sa aking ibinahagi sa inyo ngayong araw na ito, ay gusto ko muna magpasalamat at mag-shoutout sa ating mga kaibigan na palaging nanonood dyan. Sina-shoutout ko po si Gloria Somera, Kauri Tanaka, Dolly Alarcon. Hello sis, kamusta ka na dyan sis Dolly? And Maria Ruby Bayrante, hello po sa inyo. Sina-shoutout ko rin si Gonio Giolanda from Greece, hello po sa inyo dyan. And si Rowena Libadisos, hello sa iyo sis Rowena. Sina-shoutout ko rin po si Rosario Pactores, hello sa iyo sis, ingat ka palagi dyan. And si Sydney Kent Hepervest from Thailand, hello po sa inyo dyan sa mga taga-Thailand, ingat po kayo palagi dyan. Sina-shoutout ko rin si Leonardo Elazar from Maasim City, Southern Leyte. Hello sa iyo, Leonardo Elazar. And si Nene Loreta Abrera. Edna Gadi from Samar. Hello sa inyo dyan, mga taga-Samar po. And hello sa iyo, sis Edna Gadi. At ang kahuli-huli po ay binabati ko pa, sinashoutout ko po si Nympha Ariota
from Bukit Tinggi, Pahang, Malaysia. Hello po sa inyong lahat dyan sa mga taga-Malaysia. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na panonood dito sa aking mga ibinabahagi sa inyo na kaalaman at na may makatulong po ito sa inyo. Good luck po sa lahat ng mga gagawa ng pampaswerte na itinuro ko sa inyo ngayong araw na ito. And I hope magkita-kita po tayo hanggang sa mga susunod kong video. Kung nagustuhan nyo po ang aking video ngayong araw na ito, please don't forget to give me a like. And mag-iingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye-bye po.